Kaugnay naman po sa paghahanda sa Pista ng Itim na Nazareno, makakausap po natin si Msgr. Hernando Coronel, Rector ng Quiapo Church. Magandang tanghali po sa inyo, Msgr. Coronel. Si Connie Season po ito. Connie, isang magandang tanghali sa atin at sa lahat ng mga viewers dito sa Channel 7. Isang magandang tanghali sa atin. Opo. Happy New Year, no, Msgr.? Happy New Year and happy tracking sa atin. Yes po. May mga pagbabago ho ba tayong aasahan sa sistema sa pagdiriwang po nitong Pista ng Itim na Nazareno? Basically, Connie, the same ito dahil bago akong rector at dahil bago ko, I basically would retain yung the basic na nangyari, yung rota, yung mga basics ng last year. Maliban na lamang na bibigandiin ko lang, kanina kasi nagkaroon kami ng mga general meeting, no? So yung more participation mula sa ating mga ihos. Yes, oo. Alam nyo talagang ito pa lamang hong nakaraang linggo, hindi ho ba doon sa translasyon na panguna pa nga lang, marami na hong nasugatan. In terms of, syempre sa security at yung safety ho ng mga deboto, ano ho ang ginagawa nating pakikipag-ugnayan na ngayon sa mga kinaukulan para po dito? Ito nga yung concern natin eh. Kasi huge, maraming ang mga tao ito. Large numbers at saka very, very devoted sila. Papasalamat ako sa iba't iba mga ahensya ng gobyerno natin. Yung modelo na gagamitin natin, yung katulad nga doon sa ginawa nung APEC, kaya meron ng template nga. Kaya yung paghahanda, ganun din, no? Ganun din katindi. Kaya may mga tinatawag tayong iba-iba mga levels, no? Sa pamahalan, kasi may iba-iba mga level ito doon sa City of Manila, tapos din sa level din ng MMDA, tapos din sa level din ng pambansang gobyerno. Kaya lahat ay para for the safety. Yung as of now ngayon, tinitingnan, may walkthrough ngayon, yung rota, para kung ano man ang mga sa along the route na medyo magkukos ng kaunting panganib o aksidente, may iwasan ito, Connie. Sir, Monsignor, yung sinabi nyo kanina, balikan ko lamang po, yung template ng APEC, anong particular doon ang susundan po natin? Bali, ang tinatawag nila, medyo technical, so whole of organization approach. Mm-hmm. Yung ginagawa, may iba-iba mga level ito. Kunyari, may mga Alpha level, Bravo, Charlie, at saka Delta. Sa totoo lang, bago din ako dito. Kaya kaninang umaga, meron kaming meeting. Kaya dun sa Alpha level, ito yung simbahan ng Quiapo. Yung Bravo level, ito yung City of Manila. Kasi nga yung Hermano Mayor natin ay sa City of Manila. Tapos tutulong din sa Charlie level yung MMDA. Tapos yung National Government sa Delta. Kaya may mga coordination ito to ensure the safety nga ng ating mga deboto. Natapat pa ho ito ng weekend, ano, Sabado. Tama ho ba? Totoo. So talaga ho nga ang dagsa ng tao nito, malamang dodoble ba ito? Ano ho ba ang inaasahan natin? Hindi ko ma-estimate, pero first Friday pa lang, nung nakarabiyaris, ako, napakadami na ng tao. Correct. Napakadami na ng tao dito talaga. Yung isang side na lang, isa na lang maliit na lane ng Quezon Boulevard ang natira sa kapal ng tao. At yung mga feedback namin dito sa mga hindi nawawala ng tao dito. Ako nagmisa ng unang-una kaninang umaga dito, puno na kagad ang simbahan. So, hindi ako expert, pero marami ng tao talaga. Yes, oo. Monsignor, alam ko ho na, banggit ninyo na wala naman kayo ipatutupad na anything new doon po sa sistema. Pero kayo ho ay bago rin, maybe you have fresh ideas. Kung paano ho natin na mas mapapaganda, ano ho ba yung inyong suggestion dyan? Fresh ideas. Bale, we are learning from the past. So, ika nga, yung may mga nangyari before, tapos tingnan natin what could have, ano yung analysis nito. Tapos, how could we prevent what happened in the past para matuto naman tayo sa mga nakaraan. Tapos, nakikinig ako sa mga deboto natin para naman we could do better this time. At saka nakikinig din ako, papasalamat din ako sa mga predecessor ko sa kanilang mga vast experience. Of course, tapos yung mga advice nila at malaking tulong yan. At ito nga, lahat ng coordinated effort ito eh. Yung pag-aalspalto naman po ng Quirino Grandstand, tuloy na ho ba yun? Tuloy-tuloy na. Ano ho ba ang development natin doon? Ano yung sa Quirino? Ano yung ano uli yun? Meron daw inaaspalto na, no, doon sa area, ruta ng Quirino. Yung kwan nga, City Engineer's Office nga,
ay yung mga kasi nag-walkthrough dati, may mga recommendations, baka dito sa area nito ay kailangan, kunyari ay baka masaktan yung mga mamamasa natin, ay masalamat sa Diyos ay ginagawa na nila, binigyan ng assurance din ng City Ad kanina, City Administrator ng Manila, na talagang inaayos na, at saka yung City Engineering's Office. Kaya kasalukuyan ito, at saka may chine-check na nila ito. Kaya opo, magandang development ito. Para po para sa kabatiran to, na rin ho ng ating mga deboto, no, at nais pong mag-participate, no, dito po sa translasyon sa Sabado, ano ho ba yung magiging ruta? Para lamang ho alam namin, ano, lalo na yung mga motorista, at alam natin kapag ganito, may mga sasar talaga mga kalsada. Same ito na lang, Sir Connie. Bale, merong mga, para hindi may inconvenience yung iba, merong sa kwan, sa, para umikot na sila doon sa Lac, sa North Lacson ng ating kwan. Pagdating na sa Lacson, doon sa ibaba naman, ko sa south naman, ay kumana sila dito sa may Quirino Avenue, dito para makaiwas na sila. Mm. Tapos naman, they can take the other bridges, no? Doon sa kwan, sa nagtahan na sila para maikutan, maiwasan nila yung traffic dito, no? Oh, speaking of traffic, may mga advisory, this time kasi, para maging smooth na yung ating mga flow. Nandito rin, papasalamat ako sa mga kapulisan. So, yung buong NCRPO, yung mga PNP at saka MPD ay tumutulong dito para hindi naman ma-inconvenience yung iba. Basta naka, nga, yung rota ay natapos na, pwede na silang kwan, magamit yung road noon. Alright. O, basta nagkwan na, natapos na, yung kung mula na doon sa Luneta, malayo sa Luneta, pwede nang gamitin. Pero opo, all the while, surveillance natin, monitoring natin, ay pagsubaybay natin, pagtatalo natin para sa safety ng mga... Tsaka abangan na lamang po, Monsignor, siguro yung ating mga announcement, no, para yes, doon sa detalye ng ruta sa mga susunod na araw. Pero ito ho, isang concern lang din, ginagawa kasing parking area, no, taon-taon, yung other side ng Quiapo. Ano ho ang inyong reaksyon at ano ho ang pwede natin kaya magawa dyan? Nagko-coordinate tayo sa ating kapulisan para hindi ma-inconvenience yung iba. So may mga kwan nito, hindi ko kaya makabisado ko yung mga details nito, pero yung learning from the past nga, para may yung mga motorista din na to go about. Kaya lang, yung nga, may general advisory muna, no? Para may pinapark nga yung kwan, yung, kasi yung iba mga deboto natin nanggaling pa ng probinsya. Mm-hmm. Tapos hindi nila kabisado yung kami nilaan. So may mga advisory tayo na yung kanilang mga replika ay ipark, itabi dito sa mga designated areas. So okay, may mga ibibigay, may press conference tayo bukas, kaya ibibigay yung ganitong advisory para naman na mas lessen ang ating traffic. Ayoko nang maka-inconvenience, medyo ako na nga yung ating traffic na sitwasyon. Okay. Pero inilin natin na sa lahat sa mga nakikinig na maging mapayapa, maayos at saka walang mapipinsala sa ating pagdiriwang ng translasyon ng ating pong senyor. Alright, maraming salamat po sa inyong pong salamat, update at mensahe na yan. Yan po naman si Monsignor Hernando Coronel, ang rector ng Quiapo Church.